Samantala, posible raw tumaas ng hanggang 30 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong tag-init. Bud pa yan sa petisyon ng NAPOCOR para sa dagdag singil na 6 na sentimo kada kilowatt hour. Saksi si Bernadette Reyes. Ang 2,000 pisong buwan ng bayarin sa kuryente ni Jocelyn, nakikinikinita na raw niyang tataas pa ngayong tag-init. Siyempre, mainit, kaya 24 hours po ang electric fan. Kaya po, madami ho talagang, malaki ho talaga ang consumer. Mas mainit po yung panahon, mas marami ho yung mga consumers natin ang gagamit ng mga cooling devices, in particular yung air conditioning units. At the same time, yung mga appliances natin also work doubly hard. Pero hindi lang pala konsumo kundi ang mismong singil sa kuryente ang aalalahanin ni Jocelyn. Karaniwan daw tumataas ng 30 centavos per kilowatt-hour ang singil ng National Power Corporation na NAPOCOR tuwing tag-init kung kailan hirap ang produksyon ng hydropower plant. Easy pa siya kasi dahil nga mababa ang role ng GenMix sa GenMix ng hydro. Ang hydro kasi panablayan sa presyo eh. Dahil nga mura siya, wala siyang binabayar ng fuel cost. Mas mamahal ang cost mo dahil sa fuel cost. Bukod pa raw din ang nakaambang 6 centavos per kilowatt hour na presyong dagdag singil ng NAPOCOR sa Energy Regulatory Commission na para naman daw sa Universal Charge for Missionary Electrification. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, pinapayagan ng mga distribution utilities at mga power generating companies na kumolekta ng Universal Charge for Missionary Electrification. Gagamitin ang pondo ito para magkaroon ng kuryente ang mga pinakamalalayang lugar at pinakamaliliit na isla sa Pilipinas. Ito yung nagbibigay ng subsidy para doon magkaroon ng kuryente dito sa mga remote islands na to para din naman mag-improve yung kanilang mga buhay doon. Hindi pa naman tiyak kung kailan maaprubahan ang petisyong dagdag singil. Pero ang gaya ni Jocelyn, napapaangal na. Mahirap na nga ho kami, tapos i-charge pa sa amin. Mahirap po yun. Kagaya namin na ganito lang po ang hanap buhay namin. Hindi po namin, hindi kami papayag. Ako si Bruno Lestreyes, ang inyong saksi.